Dito po sa bahay na ito, sinimulang buuin ni Richelle ang kanyang mga pangarap. Ilabot ako! At hindi naman siya nabigo. Dahil sa kanyang sipag, tiyaga, at nakatutuwang personalidad. Sinasabi ko sa inyo. Siya si Richelle Hoko, isang OFW sa Dubai. Ay, grabe mga kinuha nilang videos na sa vlog ko sa YouTube. Ang laki niyo! Siguro pag nakakuha ako ng isang ganito, tapos umuwi ako ng Pilipinas, milyonaryo ako. Hello everybody, this is Rochelle and welcome back to our vlog! So ngayon mga bashiko, papanoorin po natin yung shoot natin sa Philippines. Sa Tune In with Tuning! Actually mga bashiko, hindi ko po talaga ito napapanood daw, walang daya. Pero ngayon papanoorin natin! So mga bashiko, kung gusto nyo rin po mapanood, ilalagay ko po yung link sa baba. Kinabakan ako, may narinig kasi. Sino itong beauty queen na higit isang daang pageants ang sinalihan para lang kumita? Oh, growing up po, hindi talaga naging madali yung buhay. Kilalanin ang beauty queen turned celebrity OFW bukas sa Tune In kay Tuning Live. What the? Pero grabe yung teaser pa lang parang... Anyway, yung teaser mga besyo, di ba sabi sa inyo kanina, parang hindi naman nakakaiyak. Parang yung experience ko, parang bumabalik. Bumabalik siya, feeling ko maiyak ako. Uy, feeling ko lang naman. Pero pipili natin hindi. Feeling ko hindi naman ako maiyak. Nakabahan ako. From social media icon, dumako naman tayo sa isa pang pinupusuang vlogger sa kasalukuyan. Siya po ay isang beauty queen turned celebrity OFW. Parang hindi no. Turn! Okay! Hit na hit ang ganda bilang endorser sa ibang bansa. Bukod po riyan ang kanyang milyong followers sa iba't ibang social media platforms. Sino kaya siya? Sinasabi ko sa inyo. Siya si Richelle Hoko, isang OFW sa Dubai. Pero hindi siya ordinaryong OFW dahil meron siyang higit 1,000,000 fans. Hindi pahuhuli si Richelle pagdating sa mga trending dito sa Pilipinas. Ayaw man lisanin ni Richelle ang kanyang bayan, kinailangan niyang mga ibang bansa upang umulad ang kanilang buhay. Isang mahirap na pamilya sa Mindoro, dating kasambahay ang kanyang ina. Wait lang! Samantalang ang kanyang yumaong ama ay isa namang magsasaka. Kamakailan, nagbakasyon sa Pilipinas si Richelle, kaya naman binisita natin ang celebrity OFW. Uy, wait lang. Sa first clip, sabi ko hindi ako iyak, pero nandun yung tatay ko kasi sigurado ako kung buhay yung tatay ko, masaya, masaya siya. Kaya ayun. I missed you so much! Welcome to Bumabo! Magandang araw ka, Tuning! Paano po? Growing up po, hindi talaga naging madali yung buhay namin. Naalala ko nga po dati, yung tawag nga po ng iba sa bahay namin is bahay ng kalapate. Siyempre, alam naman po natin na ang bahay ng kalapate is siksikan, walang kwarto, walang division. Isang kahit, isang tuka ang termino ni Richelle sa kanyang pinagmulan. Po, walang breakfast, walang baon. May time din po na yung pag may dumadaan dito. At po sabi ko, Nay, ano po ba yung dumadaan? Kasi parang ang dami pong naku-curious na mga bata. Pero every time na itatanong ko po sa mga magulang ko, ang sinasabi nila sa akin, isda o kaya bagoong. Halos kailan ko lang din po nalaman, ice cream pala yun. Dito po sa bahay na ito, sinimulang buuin ni Richelle ang kanyang mga pangarap. Ilabot ako! At hindi naman siya nabigo. Dahil sa kanyang sipag, tiyaga, at nakatutuwang personalidad. Grabe. Nung mamatay ang kanyang ama noong 2021, natagpuan ni Richelle ang kanyang sarili na nag-a-apply ng trabaho sa United Arab Emirates. Siya ay may magandang trabaho sa isang travel agency sa Dubai bilang model, brand endorser at vlogger.
At talaga namang kinatitin. Ay, grabe siya. Mga kinuha nilang videos na sa vlog ko sa YouTube. Ang laki, oh! Siguro pag nakakuha ako ng isang ganito, tapos umuwi ako ng Pilipinas, milyonaryo ako. Isang bagay ang nananatiling pinyananay. Parang nagmumunan ko to, sobra. Dahil hindi nila ako pinababayaan. Samantala, malaki naman ang pasasalamat ng nanay at lola ni Michelle sa kanyang mga sakripisyo. Ako po, yun, napakasaya po. Dahil naabot na po nila ang kanilang pangarap. Yeah! Salamat din nga po. Aking apoy. Hindi po akalain. Isang ang halimbawa si Richelle ng mga pagong bayani na nagsusumikap sa ibang bansa. Ano pa ba mga pangarap mo, Richelle? Pangarap ko talaga maging artista. Malayo na nga ang kanyang narating. Pero para kay Richelle, patuloy niyang babalik-balikan ang kanyang pinagmulan. Gugustuhin pa rin niya na tumira sa Pilipinas. Oh, yes. Oh, naman. Iba pag nasa sariling bansa. Pero sa ngayon, ipagpapatuloy muna niya ang pagharap sa mga hamo ng isang OFW sa tulong na rin ng mga nagbibigay sa kanya ng oportunidad, trabaho, at nangangalaga sa pera na kanyang pinaghirapan. Wow! So, mga beshi ko, natapos na natin. Grabe. Parang nai-inspire ako sa sarili kong story. Hindi, pero seryoso mga beshi ko. Ang ganda ng pagkaka-edit. Pero alam nyo, kung papanoodin ko yung sarili ko, may inspire din ako na parang, ay shucks, pwede pala na kahit ganun yung sitwasyon natin ngayon, pwede pala natin baguhin. Mga beshi ko, medyo na-touch lang po ako sa clip, sa mga, siguro dahil sa boses ni Katunyi. Mga beshi ko, lalong-lalo na nung kasama yung tatay ko, grabe. I'm sure na kung andito siya, masayang-masaya siya. At syempre mga beshi ko, masaya po ako kasi syempre na-share natin yung story natin bilang isang OFW. At diba, day, katanig pa yan eh. So mga beshi ko, kung gusto niyo pong panoorin, ilalagay ko po yung link sa comment section. So ayan mga beshi ko, hanggang dito na lang. Until our next vlog, bye!